si Ate Obuka. Okay, so kilala na siguro po si ano, si no? Si ano pa nga po? Si Aika. Si Aika. Si Aika ay kilala naman po na siguro lahat ng taga-Bicol, ano? So PYC, noong nakaraan ay nagkaroon ka na ng mga ano, ng testimonies. Oh. Tungkol sa PYC doon na nangyari sa 1,000 missionary. Oh. Ngayon, ay direct to the point sa iyong kilalahan ka na nila. So ano naman po ang iyong masasabi dito po sa ating PYC na ating particular dito po sa Bicol? Ano yung, paano mo i-describe? At paano mo i-describe na ang Panginoon ay gumawa dito sa Bicol, sa particular PYC Bicol? Okay, so yun talaga ang gusto kong i-share, kung paano talaga gumawa yung Panginoon. Nakita talaga kasi namin na gusto niya talaga itong program niya na ito, at program niya talaga ito. Grabe yung paggawa niya sa district namin talaga. From the moment na sinabi na tumawag si Gia na mag-start na nga ito, nagkaroon na talaga kami ng excitement na i-promote ito, na i-promote. Pero hindi namin i-imagine na gantong kadami yung manggagaling sa district namin. At ang daming ginawa talaga na, kumawa talaga ang Panginoon ng paraan para marami sa amin makarating. Just imagine, parang napapansin ko, parang puro nagkakamarin na sa amin, tuyo na dito, pero wala na tayong issue dyan. So, ano pa nangyari? Basta sa lahat ng activity na nakisangkot ako na, sa pag-prepare, ito na yung activity na hindi ako na-stress. At na-feel ko talaga na hindi ako yung gumagawa, yung Panginoon. Wala lang, relax lang ako. And ano ba? unahin ko dun sa sinabihan na ako daw mag-keynote. Noong una, hindi ko naman talaga alam yung keynote ko. Alam mo yun? Akala ko magbibigay na ako ng idea, ano ba yung BYC? Sabi ko agad kay Glenn, okay, sige. Tapos nung nireview ko yung mga video sa YouTube ng keynote, nakita ko yung kay Natasha Hemblet. Siya yung opening message. Tapos naalala ko yung ginawa ni Kuya Robin, baka yun din yun. Kinonfirm ko sa kanila kung yun din yung gagawin ko. Sabi nila, oo daw. At noong panahon na yun, busy talaga kami kasi parang may pasok pa noon. Tapos mag-i-exam yung mga requirements din. Sabi ba ni, hindi na kami, naka-mindset na kami may PYC. Itong si Pastor namin, na kulangan kasi ng group ng VOA galing sa Naga View. So, 1 week before na lang yata, or 2 weeks before ng VOA, ma-start na, nagbuo galing sa officers. So, automatic kami ng mga officers yung team. And then, occupy na naman yung isip namin, hati na kami ngayon, VOA, then PYC. Nag-aalala na ako kung paano ako mape-prepare yung message. Hanggang dumating sa 1 week na lang, wala pa din akong keynote. Kinakamusta ako lagi nila Ate Mona, then Ate Gia kung may message na daw ako. Lagi na lang ako nagpe-pray na, Lord, ayoko ng message ko, bahala na, message mo na lang. Basta ikaw nang bahala. Then Thursday na ako nakapag-prepare ng message ko. Then, noong panahon pang yun, nung pagkasabi ni Pastor na may grabe kasi yung disappointments namin, pero hindi isa sa PYC bago mag-PYC. Kasi nung pagkasabi ni Pastor na may VOY, di kami yung galing sa team, asa kami yung team na gagamitin, give up ko yung isa sanang malakihang tugtugan sa nagamisan ng maka-experience na tumugtog na, na may mga kasamang magagaling na violinist kasi na-invite yung students ng teacher namin sa Naga na tumugtog sa plaza. Then, give up ko yun para sa VOY. Then, later on, yung VOY namin, tapos pong grabe na yung preparation ng team namin. Nakapalengke na kami, dami na yung balap. And then, na-postpone siya. Grabe yung kalungkutan ko. Sabi ko, God, bakit hinayaan mo yun? Sayang din yung tugtog ko. Sana sumama na lang pala ako doon. Then, yung team ko din, grabe yung lungkot nila. Sabi na lang kay Pastor, Pastor, kuhain namin yung pang spaghetti dyan na pinili namin. Napatuwi namin. Para makamove on kami. So yun, nag-spaghetti, nag-ano kami. Mag-party kami ng Saturday na yun. And then nung sabi ko na lang sa sarili ko, habang nag-move on ako ng week na yun, sila,
yung iba sa ka-team ko, nag-join sila sa ibang group. Ako talaga, sabi ko, ayoko. Mag-focus na lang ako sa PYC. Yung week na yun, 1 week before itong event, merong nakituloy sa bahay. May nakatuloy sa bahay namin na dati siyang member ng team ng security ni Andile. Tapos sabi ni, friend siya ng father ko na nagtuturo sa bundok. Tapos president siya ng PTA, siya na lang PTA sa District Salabo. That time, nagsasolicit pala siya sa mga government, sa mga politicians. Tapos sabi, tapos nagkikwento siya na nandun ako sa sala na nagkikwentuhan sila. Tapos tumingin sa akin yung father ko, sabi daw, isabay daw namin yung event namin. Tapos natuwa yung lalaki, sabi niya, sige, tapos ano ba yung event yun? Sabi niya, kwento ko. Tapos sabi niya, nagsuggest na siya ng maraming bagay. Sige, kumuha ka ng letter, hindi nagawa ng drop. ng job yung ano ko, yung auntie ko. Then yun, sa, yung day na yun, nagawa niya yung letter. Then sa maraming kwento, 55 kami lahat, nalibre kami ng transportation, yung 45 sa amin, in-sponsor na ni Governor yung jeep, tapos yung isang L3. So napakaraming nakarating sa amin, and then dati-rati na problema kami sa food kung papanahin. So yung fund na nakaroon ng officers namin, hindi namin ina-expect na ganun kalaki yung makukuha namin, kaya ganun kami ka-confident kayo, oh, sige! Binigay na yan, sige! So first time din namin ma-experience yung gantong karaming blessings galing sa Panginoon. So, natutulong ko sa experience na to, sa pagkakaroon talaga ng ito, PYC na ito. Gusto talaga ng Panginoon, ang young people, gusto niya tayong i-equip, gusto niya tayong bumalik sa Kanya, at hayaan lang natin siya na gumawa sa atin. Yun. Okay, so isa ka sa sa organizer nito ng PYC, ano? Tama ba? So, nabalitaan ko kasi itong PYC ay isang humarap talaga siya sa isang talagang mga challenges. Pwede ba bang sabihin mo kung ano yung mga challenges, ilan sa challenges na hinarap nitong PYC Bicol na tila baga hindi ba isa sa katuparan ang PYC na parang hindi siya matutuloy? Ano yung mga mahihirap na dinaanan niya challenges habang ino-organize niyo at pinaplano niyo itong PYC? Ang naranasan ko, isa sa challenges, siguro yung naging conflict siya sa mga BOY namin. So, yung doon pa lang, parang hindi na doon agad susuporta yung matatanda. And then, lalo na yung pastor, sabi niya, ay, kaano ba itong BOY, ano ba yung, ano yung PYC ninyo? Kasi tumawag na sa akin yung mga taga-AUP, sabi nila, organizer daw sila. Doon, inisip ko, ay, baka noon pastor, sa last day lang sila, kasi nung nag-PYC kami, ang outreach last day. So baka yung mga nag-VOY, sila ang in-charge sa outreach. Baka naman po hindi naman maging conflict sa ano. Sabi niya, ay, naku, pag ganito ang gawain natin, hindi magtatagumpay yan. Sabi niya, ganun, pag dalawa-dalawa daw. Tapos ako, hindi naman ako na-stress. Si pastor na. Tapos, nung nagbuo na ng team sa amin, pag sabi ni pastor na mga buo ng team galing sa amin, kinawahan na ako. So, paano na yan? Mahahati na lang doon talaga kami. Pero natuwa ako nung sinabi niya na, okay, ay, ganito ang gagawin natin. Ang voice of youth, pagsisimula na ganito, talimutan ko yung simula. Basta ang natandaan ko yung katapusan. So, tatapusin natin ng 26. Para ang mga kabataan ay masaya. So, after nung BOY, punta kayo lahat doon sa Santa Elena. Okay, through that experiences, paano mo nakikita na ang Panginoon ay, ang kamay ng Panginoon ay gumawa talaga na napatunayan mo na itong PYC ay kalooban talaga ng Panginoon na mangyari? So nakita ko talaga po na siya ang gumawa kasi hindi ako yung gumawa eh. Wala akong ginawa. Yun talaga yung relax lang ako siya talaga yung gumawa. Yun, ano ba? Ano bang klaseng proof? Anong pan? Unexpected kasi yung mga nagiging decision ni pastor, yung mga dumadating na tao, yung mga nag-respond na youth, hindi din namin na-expect kasi una,
yung mga churches namin sa rural areas, yung mga tawid-dagas, syempre malayo pa sila. Unang report nila sa akin, kasi lagi nag-update sa dating Giga, oh, ilan na ang sasama sa inyo? So, ang report ng Gabok, isa daw. Tapos ang Alawihaw, pito daw. Yung mga malayo ng churches, so, konti. Tapos nung malapit na kami umalis, ang Gabok, yung isa naging pito. Yung Alawihaw, siyam na daw sila. Tapos yung Daed, yan, ang dami nila. So, yun. Unexpected talaga. Bang, kung iisipin ko talaga, wala talaga akong ginawa doon. Dahil unexpected. Yeah, so nakita po natin sa karanasan na ang paggawa ng Panginoon ay unexplainable. Hindi natin maipaliwanag ang siyang dakilang kamay ng Panginoon na gumagawa. So ating pong ipanalangin din po ulit si Aika. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, patuloy po namin kayong pinupuri, pinasasalamatan sa pagkahayag niyo po ng inyong dakilang kamay na gumagawa dito po sa inyong pong itinalagang PYC Bicol upang magkaroon ng revival, information, at ng sense ng mission sa aming mga puso. Salamat Panginoon, ginamit niyo po si Aika. At patuloy niyong ipinakita na tinutulungan niyo po siya sa mga challenges na kanila pong hinaharap. Sa mga pagkakataon ito, amin pong itinadalangin na siya po ay patuloy na basusan at pagpalain. At bigyan niyo po siya ng puso. Pusong may burden sa gawain katulad nito na mag-reach pa ng maraming kabataan upang ang kanyang pakikilahok ay maging ayon sa iyong banal na kalooban. Hinihiling namin ang iyong patuloy na banal na Espiritu Santo at nawa Panginoon ang kanyang mga karanasan din ay magbigay din ng encouragement sa iba upang makilahok Panginoon. Hindi lamang po sa pakikinig kundi sa gawain upang mag-organize ng katulad nito mga gawain. Salamat sa patuloy na pagdinig ng aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Siguro, ano na lang, no?